Thank you.
Hello, magandang umaga po sa ating lahat na narito sa bulwagan ng IWC St. James at sa mga nanonood naman po online via Facebook. Magandang araw po, magandang linggo po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, tayo po ay pumikit at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa linggong ito na kami ay makakapagsimula ng aming linggo sa pagsasama-sama at pagpuri at pakikinig, Panginoon, sa mensahe mo sa amin. Pangunahan niyo po kami, pangunahan niyo po ang bawat ministeryo sa umagang ito, at ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, kamusta naman po ang inyong extra hour of sleep? Pakikawayan niyo naman po yung mga katabi niyo. Tingnan niyo, fresh na fresh. Ha? May extra hour of sleep po kasi yan. Huwag niyo na pong pansinin yung muta. Kaway-kaway na lang po muna. At bago po tayo magpatuloy sa ating programa, meron lang po tayong isang pa-quiz. May complete the statement lang po tayo na isipin po natin. Okay, ito po yung statement, fill in the blanks. Magbago man ang oras, magpalit man ang panahon, ang Diyos ay blank. Yan. May mga sagot na po yung mga nandito sa St. James. Sa mga nanonood po online, paki-comment lang po sa comment section yung inyong mga sagot. Tapos pusuan nyo na rin po, like nyo na rin po yung sagot ng iba. Okay? So, pwede nyo pong dugtungan ng isang salita or isang sentence yung mga sagot nyo po. At sige po, tayo po'y magsitayo at sumabay sa pagpuri at pagsamba sa ating Panginoon. Narito po ang ating praise and worship team. Hey, good morning po. Kinuha na ni Kuya Isaiah yung sasabihin ko about sa daylight eh. But I see so many kids here. Sino dito mga bata? I see so many of you guys, and that's so amazing coming with your parents to Tagalog service. And yung mga songs na kakantahin natin, medyo malalalim yung ibang Tagalog. So later, pag may mga tanong kayo, tanong nyo lang yung parents nyo. Okay, but thanks guys for coming sa Tagalog service and being with your parents. Handa na po ba tayo mag-worship kay Lord? Yes? Amen. Gising na po ba? Gising na po ba tayo? Sige. Here po, let's worship. Yes, Lord, sa pagkakas sa umagang ito, Panginoon, tataas na po yung pangalan. Sinabi sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dahil at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa na nagkaguluhan, tinig mo ay hana. Sa templo mong banal, bago kagala. Nanatili ang iyong sinabi sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kahari, Diyos na langit ko'y magaling.
Sa'yo, lagi sa'yo, Panginoon.
So God, ngayon, ang magagawa lang po namin kasi is to worship you, Lord. Like, that's all that we can do at this time. So Lord, ibibigay po namin lahat sa iyo ang papuri. Ang mga boses namin, ang mga talento namin sa pagpe-play, Lord. Papakita namin sa mga anak namin, Lord, kung paano magpuri sa iyo. At kung paano ialay sa iyo lahat, Lord. Kaya Lord, tinggin mo po ang worship ng bawat isa sa amin dito right now. Bye, Nathan.
Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa katapatan mong dakila, sa katapatan mong hindi nagmamaliw, sa katapatan mo, Panginoon, na lagi na narito, Panginoon, sa katapatan mo sa iyong salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, dahil sa iyong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Panginoon, sa araw na ito, we pray na ikaw po ang mapapurihan sa bawat programa ng aming ministeryo, Panginoon. At itinataas po namin, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe sa araw na ito. I pray, Lord, na kasihan po siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang ang mga maririnig po naming mensahe ay magbabago sa aming buhay at maitatanim sa aming puso. At gayon din naman, Panginoon, sa amin na mga makikinig at tatanggap ng iyong salita, na Lord, maging bukas po ang aming isipan, ang aming puso, na mabago po ang aming mga pananaw at mabago po ang aming pag-iisip ng ayon sa iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, maaari na po tayong umupo. Alam niyo po, sa araw-araw, ang dami po nating maipagpapasalamat sa Panginoon. At isa pong magandang response sa ating, you know, pagmamahal, sa pag-express po natin ng pasasalamat sa Panginoon, ay yun din naman pong pagbiyaya po natin sa ibang mga tao. Sa taong ito, maging sa mga nakalipas na taon, ay meron po tayong oportunidad na makapag-express ng ating love and blessing sa mga tao sa paligid natin. At yan po ay ang Operation Christmas Child Shoeboxes. So, sa mga gusto pa pong humabol, please take note na ang huling araw po ng pagkolekta ng shoeboxes ay sa November 14, next Sunday po yan. At kung wala pa po kayong shoebox and gusto niyo pong makibahagi dito, after the service, pumunta lang po tayo sa multipurpose room. At dyan po makakakuha po tayo ng mga boxes, pati na rin po yung mga information and instructions kung paano po i-assemble yung boxes. So again, November 14 po ang ating last day ng pag-collect ng shoeboxes. Sa mga nakapagbigay na po ng kanilang mga shoeboxes, maraming salamat po. At gayon din naman, nagpapasalamat din po kami sa mga patuloy naghahandog at nagbibigay ng kanilang mga ikapu at offerings dahil sa pagmamahal at sa pagsunod sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pakikiagapay sa amin financially, sa mga gawain ng simbahan, na gawain naman po ng ating Panginoon. Maraming salamat po. So, handa na po ba tayong makinig? Handa na po ba tayong makinig para sa mensahe ng ating Panginoon ngayong araw? Amen? So, panoorin po natin itong intro video. Lahat. At sa lahat po ng mga nanonood online, magandang umaga po. At kung kayo naman po ay nasa kabilang ibayo ng mundo, magandang gabi. Ngayon pong umaga, tayo po ay patuloy na mag-aaral patungkol po sa ating sharing Discovering Christ in the Gospels. And I hope na natututunan po natin kung sino ang Panginoon. And you know what? The objective of this series is that pag habang nating nakilalong nakikilala ang Panginoon, mas lalo tayong nais na magmahal at maglingkod sa Kanya. Okay? You know what? The knowledge of God, ang kaalaman po ng Diyos, is very much transformative. It's supposed to be powerful,
doon po sa mga puso na may bukal na kaloobang sumunod at magpabagong buhay. So, importante po lamang na matutunan natin yung katotohanan. So, napag-aralan po natin last week po, di ba? Or last month. Nung isang nakalipas na linggo. Patungkol po sa pinakasentro or tema ng ministeryo at pangaral ng Panginoong Yesus. At ito po ay patungkol po sa paghahari ng Diyos or the kingdom of God. Ito po yung mensahe at ito po ang naisi na gawin ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, dumating ang Panginoon sa isang rebelding mundo. Rebelding mundo tayo eh. Tayo po ay mga NPA at mga kung ano-ano pang klaseng rebelding grupo na ino-occupy natin yung pagmamayari ng Diyos. Eh tayo lamang po yung pinatira ng libre. Salamat. Tayo po pa yung binigyan ng mga pagpapala tapos may lakas panloob nating magrebelde. Yun po yung reality eh, you know. We are occupying God's property. We are breathing God's air and oxygen. Lahat po ito galing sa Diyos and yet tayo po ay namumuhay sa rebellion. Ito po ang katotohanan ng ating mundo. And yet Jesus came to bring restoration. Maibalik yung paghahari ng Diyos dito sa lupa para tayo po ay mas lalong mapabuti at mapalaya po sa kaharian ng kadiliman. So, ang mensahe po ng Panginoong una, mensaheng binanggit niya ay narito na raw or malapit na ang paghahari ng Diyos. So alam na natin na ang paghahari ng Diyos ay spiritual na paghahari at ito po ay isang paghahari kung saan si Kristo ang hari. Kaya nung sinabi ni Kristo, malapit na ang kaharian ng Diyos dahil nandun siya eh, malapit siya. Siya yung paghahari ng Diyos. So meron pong dalawang uri ng paniniwala, ang kaharian ng Diyos at kaharian ng langit daw ay iisa at parehas. Kasi nga sa Mateo, maraming beses din binanggit ang paghahari ng langit at naman sa ibang mga gospels ay ang kaharian ng Diyos. So makikita natin dito sa Mateo 11:11, ang binanggit ay kaharian ng langit samantalang sa Lucas, parehas po yan na text na binanggit ng Panginoon, ngunit kay Lucas ay sinulat na kaharian ng Diyos. Ang pangalawa naman paniniwala, ang kaharian ng Diyos, lahat ng nilikha ng Diyos ay paghahari ng Diyos. Universal kingdom. Darapot ang earth ay isa pong bahagi ng kaharian ng Diyos na hindi po lubos na nagpapasakop sa kanyang pamumuno. Ang kaharian naman daw po ng langit ay yun naman pong spiritual na lugar kung saan doon nakatira ang Diyos. The abode of God. Yung tirahan ng Diyos. At kung saan doon po'y lubos na ginagalang at sinusunod ang Diyos. Now, ang scriptural reference po dyan is yung Our Father, di ba? Na nasa langit. Ama naming nasa langit, luwalhatiin o maging banal ang iyong pangalan at ang iyong paghahari ay mapasa amin at ang iyong kalooban ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. So that is the scriptural reference for this belief. Now, yung pong unang belief, yun po yung maraming pong scriptural reference. Ito pong belief number two, kakaunti ang scriptural reference, pero meron pong scriptural reference. So, wala pong malinaw na kung sino po ang tama dito, although karamihan po ng theologians believe that belief number one ang talagang tama. Okay? So, ang kaharian daw po ng Diyos ay tinatawag na theocracy. Ito po yung pangumuno at paghahari ng Diyos. Tayo naman, nasanay tayo sa demokrasya. Okay? Galing sa tao, para sa tao. Tao na mumuno. Majority rule. Kaya nga merong election. A democratic country ay meron pong election. So, kung sino po yung iboto ng karamihan, yun po ang mamumunong gobyerno. Yun po yung mga magiging representative ng kanilang mga lugar at iba't ibang dako, tinatawag na constituency. Okay? At tayo po, hindi natin talaga alam yung konsepto ng kaharian kasi tayo po'y lumaki sa demokrasya. Now, this is, tayo po ay tinatawag na constitutional monarchy dahil tayo po ay kasama sa Commonwealth, kung saan po ang United Kingdom, ang namumunong bansa.
Okay, Australia kasama sa Commonwealth. Okay, New Zealand, I think, if I'm not mistaken. Ang Canada. Pero ang ating pong monarch o reyna ay ano lang, symbolic head of state. Hindi na ito yung kagaya ng unang panahon. Yung hari, kung anong sabihin, yun ang batas. Ang batas po ay yung pinagdidesisyonan sa parlamento. Parliament. Okay? Ng bawat bansa. And so, mahirap po natin itong makuha at maintindihan agad-agad. Kasi sanay tayong may rights, may mga privileges, sanay tayong may karapatan, may mga pinaglalaban. You got this? Ayaw natin na tayo ay pinagsasabihan. Sabi mo sa katabi mo, ayaw mong pinagsasabihan eh. Di ba? Kasi doon tayo nasanay eh. Now, alam niyo po, may pros and cons yung democratic upbringing. Ano? Number one, yung pros niyan, okay, yung pro nito is that pag tumanggap tayo sa Panginoon, talagang bukal sa kalooban, hindi yung napipilitan. Kasi for the most part, in a one-man rule, tinatawag ng autocratic, or in a kingdom rule, di ba? Minsan kahit ayaw mo, sige, gawin mo na lang, baka mapasama ka eh. Ang cons naman nito ng demokrasya ay ang daming hoops na pinagdaraanan bago tayo magpasakop. Sanay kasi tayong tayo ang nasusunod, tayo yung may karapatan. So it takes a while. Okay? But the most important thing is this, na ang Panginoon naman hindi rin nagmamadali eh. Hindi rin naman ang Panginoon na may muwersa. Ang Panginoon po ay a gentle king. Magtuturo, magbabahagi ng kanyang kaisipan, nasa sa atin ang desisyon. So ang katanungan po dito, anong gagawin natin sa paghahari ng Panginoon? Ano ang nais ni Jesus na gawin natin patungkol sa kanyang kaharian? So I'm just reviewing and then nag-start na tayo sa point number one. Inuutusan na tayo magsisi sa ating buhay na makasalanan para maging bahagi ng kanyang kaharian. Ito pong inuutos niya, magsisi sa buhay makasalanan. The reason why I made this specific and detailed, dahil hindi lang yung magsisi sa kasalanan o yung mga kasalanang nagawa, kundi pagsisihan yung buhay. Dalawa pong uri ng pagsisisi, no? Pero bago po yan, tingnan natin yung definition. Ito po yung pinangaral ng Panginoon. Una niyang pinangaral, simula noon, nangaral na si Jesus at ito ang kanyang mensahe, pagsisihan na ninyo inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng langit. Nilipat niya tayo sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Now, the Greek word repent ay yung metanoio. Sa iba po ay sinasabing metanoia. Ito po ay to change one's life based on a complete change of heart or attitude and thought, pag-iisip concerning sin and righteousness. So, hindi lang po ito yung pagiging sorry. Sorry, sorry. Sino po dito may mga asawa kayong ganyan? Sorry ngayon, bukas gagawin uli. Diba? Kasi sorry na huli. Tama po ba? May mga asawa po ba ganyan? Huwag niyo itaas ang kamay, baka mahalata. O kaya mga anak, sorry, sorry, di ba? Kasi nahuli. Kaya nga iba yung nahuli na nag-sorry, iba yung nag-sorry bago pa mahuli. Kasi talagang ayaw niya nang gawin. So pag sinabi pong metanoia, yung isang uri po ng yung repentance or pagsisisi ay yung tinatawag na 180-degree turn. It's a total change of direction. Absolute change of direction. In what way? Ito po yung pagpapalit ng amo at Panginoon. Hindi na ang sarili at demonyo, kundi ang Panginoong Hesus na ang Panginoon ng buhay natin. Yung pong ibig sabihin ng repent. Okay? At saka yung change of direction talaga yun. 180-degree turn mula sa kadiliman, sa kasalanan, tungo sa kaliwanagan, tungo sa Panginoong Hesus. And so therefore, kung hindi nyo po nagagawa pa ito, itong pinaka-major na talagang pagsisisi, hindi nyo pa Panginoon ng Panginoong Hesus. Hindi pa natin Panginoon ng Panginoong Hesus. In the same way, kung hindi ka pa, wala ka pang natandaang araw na nag-aidu ka at may pinirmahan at nagpakasal ka, eh single ka pa. Marahil pag natutulog ka, feeling mo may asawa ka na. Pag gising mo, hindi ka pa pala kasal. Nananaginip ka lang. Para bang yung may crush sa isang tao, okay? Siya lang nakakaalam na mahal, may relasyon na sila, mag-boyfriend o mag-girlfriend. Nung nalaman nung isa, break na sila. Eh kasi hindi ka naman sinasagot pa, hindi ka pa nanliligaw. Nananaginip ka lang.
You got that? So kung hindi ka pa nagtatalaga sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ibig sabihin, ikaw pa ang naghahari ng buhay mo. At kung ikaw pa ang naghahari ng buhay mo, demonyo ang naghahari sa buhay mo. Nasa kadiliman ka pa, kapatid. Okay? Nasa kadiliman ka pa, kaibigan. At sa kadiliman, hindi magandang kalalagyan yun. Nadadapa-dapa ka, nababagok-bagok ka, nauuntog-untog ka. Hindi magandang kalagayan yun. Nasa kadiliman. Nasasaktan ka dun. Hindi mo nakikita ang iyong paligid. At ang ibig sabihin po ng kadiliman sa Biblia, hindi naman po literal to na ilaw, kundi ibig sabihin walang ilaw. Ibig sabihin ito po ay kasamaan. Ito po ay paghahari ng demonyo. And so lahat po ng kasamaan at lahat ng masamang bagay ang nararanasan ng taong hindi nagpapahari o nagpapasakop sa paghahari ng Diyos. The second kind of repentance is yung pong lifestyle. Ano po yung lifestyle na pinababago niya yung kanyang kaisipan? So major talagang repentance, first, pinaka-importante is 180 degree, change of master, change of direction. And in the process naman po yung lifestyle of repentance, kasi the word repentance is change your attitude and thought concerning sin and righteousness. So nagpapabago ka kasi hindi mo pa alam ng lubusan kung ano ang masama at ano ang tama. Kung ano ang ayaw ng Diyos doon sa kung ano ang gusto ng Diyos na ipamuhay natin. So in the process, ito po yung tinatawag na renewal, lifetime renewal. Nagpapabago tayo, nagpapabago ng kaisipan. Or tinatawag na in theological terms, sanctification. Okay? Ligtas ka na, born again ka na, Panginoon mo na si Jesus, pero hindi ka pa nabubuhay ng kaganapan ng kabanalan. So araw-araw, sinasanctify ka, binabago ka ng iyong ng spirito ng Diyos at ng salita ng Diyos para mag-isip tayo ng kagaya ng Panginoon at mag-ugali at mamuhay ng kagaya ng pamumuhay ng Panginoon. So this is lifetime. Kaya nga sabi po ni Pablo sa Roma 12, 1-2, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinawaan tayo ng Diyos. So ang kausap dito, kapatid, okay, Kristiyano na, nagkaroon na siya ng repentance, 180 degree turn, nagpalit na ng Panginoon, nagpalit na ng kaharian, nagpalit na ng direksyon. Ang direksyon niya patungo na sa pagmamahal ng Diyos, sa pagsunod sa Diyos, sa pagluwalhati sa Diyos, sa pamumuhay ng matuwid at banal. So sabi dito, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay. So imagine, patuloy mo pa rin ibigay ang sarili mo sa Kanya. Huwag kang tumigil dun sa pagtatalaga. Huwag kang tumigil kahit konti, kahit sandali. It's a constant commitment. Okay, ang commitment po ng mag-asawa sila 365 days in a year. Or 300, ano ba yung may leap year? 364 ba? Tama ba? Baliktad, no? 365 yung may sobrang isa. Okay, kaya nga daw pag ang birthday mo, February 29, hindi ka tumatanda eh. Diba? Kasi every 4 years yun. So ang commitment ng pag-aasawa, isang araw-araw sa isang buong taon, mag-asawa kayo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng iba pa. Hindi ka pwedeng sumimple. Are you with me? Hindi ka pwedeng man-cheeks o manlalaki. Hindi ka pwedeng uuwi ka lang sa gusto mo. Anong oras at anong araw. Hindi pwede kasi may asawa ka. So the commitment is every day of the year, hanggat kayo'y nabubuhay ilang taon, hanggat nabubuhay yung isa. So pag namatay na isa, doon na magkakaroon ng pwedeng magkaasawa. So it's a commitment. Pero we have to remind ourselves and discipline ourselves doon sa commitment na yun. Are you hearing what I'm saying? Minsan nakakalimot tayo. Imbis na ibigay mo agad sa asawa mo, napupunta sa sugal, sa bisyo, or kung saan-saan pa. Yung pera, yung sweldo. Kaya pag uwi mo, konti na lang yung naibigay mo, lagot ka. Diba? Para nakalimot ka ng konti na, oh, nako, may asawa pala ako. So here, Kristiyano na to, born again na ito, pero sinabi ng Panginoon na ibigay mo ang iyong buong sarili sa Diyos. Isang banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. So akala natin ang pagsamba, pumunta lang sa church, nagbigay ng pera, naglingkod ng konti,
Hindi, buo. Hindi lang yung maliit na bahagi ng linggo mo, maliit na bahagi ng pera natin, maliit na bahagi ng kalakasan natin. Yan ang ibig sabihin ng pastor, lagi na lang kami nasa simbahan. Hindi, sa loob ng bahay, pagiging ama, pagiging asawa, inaalay mo sa Panginoon yun. Yung katawan mo, inaalay mo sa Panginoon. Yung buong pagkatao mo, inaalay mo sa Panginoon upang tayo po'y mabuhay sa loob ng ating tahanan na kaluwalhati ang Diyos. Kasiyasiya sa Diyos. Kalugod-lugod sa Diyos. Sa ating mga trabaho, hindi pwedeng hindi kasama yun na bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Na sa ating pagtatrabaho, hindi lang ito about making a living, na ito po ay isang buhay na ipinapakita natin na tayo pong mga Kristiyano ay excelente sa pagtatrabaho. Na tayo po'y binibigay natin yung the best natin. At doon po hindi tayo nakikipagchismisan kasi hindi naman po lugar ng chismisan ng trabaho. Amen po ba? Kung gusto po nyo ng lugar ng chismisan, okay, hindi po sa cell group, hindi sa trabaho, hindi sa church, sa tindahan ni Aling Choleng doon. Maghapon kayo doon. Are you with me? Nandun po ang chismisan. Lahat ng dumadaan, pinag-uusapan. Oh, yan. Si Cardin. Sino na naman ang kasama ni Cardin? Di ba? Kaya lang minsan sa trabaho, no? Baka nauuna pa yung mga Kristiyano makipag-chismisan. Okay? O kaya nauuna pa magreklamo. Kasi nakakalimutan natin, ang ating buhay ay buong buhay dapat na inaalay sa Diyos. Ipinapasakop sa Diyos. So pagdating sa trabaho, magaling na tayo magtrabaho, masipag, talagang the best, masunurin tayo, hindi tayo reklamador, at hindi rin tayo doon para makipagchismisan. Amen? Magtatrabaho tayo. Binibigay natin yung ating mga best. Because ang sabi ng Biblia, dapat tayo maglingkod sa Panginoon, hindi lamang para papurihan ng tao, not to be men pleasers, but as unto the Lord, sabi ni Pablo. Maglingkod tayo, magtrabaho as unto the Lord, na para bagang siya yung amo natin. Ito ha, pag ang Panginoon ang amo natin, kitang-kita niya tayo, meron siyang CCTV na hindi nadi-discharge ang baterya 24/7. Ganun ang Panginoon, kitang-kita ka. Kitang-kita ka sa living room, kitang-kita ka sa conference room, kitang-kita ka rin sa washroom. Kahit saka magpunta, kitang-kita ka ng Panginoon. So ang lahat ng ating pananaw at pag-iisip ay dapat nakatuon sa ating among nakikita tayo 24/7. Hindi tayo pwede magtago sa Panginoon. And so the Bible said, sabi ng Apostle Pablo, na tayo po ay maglingkod na parang ang Panginoon ang ating amo. And so, it's the whole life given to the rule of God. Pinapasakop sa paghahari ng Diyos. And how do we know this? Paano mo lalaman kung ano yung paghahari ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos? Paano? Huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo. Ito po yung word na metamorphosis. Alam niyo po yun sa school? Anybody who studied science ba yun? Ha? Okay? Diba? Yung metamorphosis. Yung worm nagiging caterpillar. Yun yung metamorphosis. Metamorpho. Transformation. Okay? Yan yung ibig sabihin nun. So hindi pwedeng sabihin mo na born again ka na, pag namatay ka, pupunta ka sa langit, eh batugang ka pa rin after 15 years. Pasaway ka pa rin, matigas pa rin ulo mo, reklamador ka pa rin, chismoso ka pa rin. Eh, hindi yun ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung paghahari ng Diyos. Are you with me? O makasarili ka pa rin pagdating sa pera, sarili mo pa rin. 99.9% sarili lang ang nakikinabang nung perang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kasi hindi tayo nagpapabago. Kasi yung pa rin yung ating lumang pananaw, lumang pag-iisip. Nag-repent na daw, nagpailalim na sa paghahari ng Diyos, tumalikod na sa kasalanan at kasamaan, tungo na sa direksyon ng kalooban ng Panginoon, and yet hindi pa nagbabago. Parang nagbago lang minsan, tumigil ng uminom, tumigil ng manigarilyo, tumigil ng mambabae. Parang doon na lang ba tumigil? Nagpatotoo pa 20 years ago. And yet the rest of the other attitudes, pag-iisip, parehas pa din. Makamundo pa rin. So anong sabi ni Pablo? Hayaan ninyo. Ano ba yung hayaan? Allow, permit, pahintulutan nyo ang Panginoon. To do some more. Eh, change pa more.
Are you with me? Tuloy natin, baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Remember the word metanoo, metanoio or metanoia is change the way you think. Pagbabago ng ugali at ng pag-iisip. See, nakita nyo? Also, a lifestyle of repentance. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. And of course, what is God's instrument for changing the way we think? It's God's Word, yung salita ng Diyos. Hindi yung verse lang na pinost nung kaibigan mo once a week. Hindi yun yun. Walang context yung verse-verse. Hindi mo makukuha yung lubos na kalooban ng Diyos at meaning ng isang verse kung pa-verse-verse lang. Kaya kailangan ng basa, palibro-libro sa Biblia at pa-chapter-chapter, doon natin maintindihan yung verse. Yung tinatawag na contextual. So kung minsan, binabanggit natin yung Filipos 4:19, kakantahin pa natin yun. May paiyak-iyak pa. My God shall supply all my needs. Ganun pa talaga. Oh, Panginoon. Ipoprovide daw ng lahat ng ating pangangailangan. Tapos magtataka tayo, bakit salat ang buhay ko, Panginoon? Parang kulang, Lord. Ano bang problema? Eh kasi po ang konteksto ng yung verse na yun, isabi ni Pablo dun sa mga sumuporta sa ministry niya. Yung mga taga Filipos. Hindi pwedeng basta i-claim na lang ng papiso-pisong giving. Hello? Hindi pwede. Kasi hindi yun ang context. Hindi eh. Kaya kailangan tayo, para talaga mabago ang ating kaisipan, malaman natin ang mabuting kalooban ng Diyos, ang ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin, mag-spend talaga tayo ng time sa pagbabasa ng Biblia. Pag-aaral ng Biblia. You got that? And some of you will say, hindi naman ako theologian, hindi ako pastor, paano yan? May tinatawag na familiarization. Yung familiarization po, as you keep on reading, you become more and more familiar with the Old Testament, the New Testament. And of course, may mga tinatawag na reference. Pwede naman natin pong kunin yung BibleGateway.com. Iba't ibang translations at meron din pong mga commentaries doon ni Matthew Henry. Mga konting research lang. In fact, if you Google these things, actually merong mga reputable, we will not go into that details. But the point of the matter is, gusto ba talaga nating makilala ang Panginoon ng kanyang kalooban, then we have to spend time reading God's Word and studying God's Word para matutunan natin at maip-apply natin. You got this? And this is my ministry, to teach the Word of God, okay? Nang ayon sa original na meaning ng pagkakasulat ng author. Kung yung may si Pablo, si Mateo, si Juan, si Pedro, si Moises, para maintindihan ninyo at may apply ninyo. So ito pong ibig sabihin dito ni Pablo. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin ang Biblia. Kailangan natin ang Espiritu Santo na magpaliwanag sa atin. At magpapaliwanag po ang Espiritu Santo sa mga gustong matuto. Magpapaliwanag po siya. Meron naman pong napakaraming reference, napakaraming tools, pero ang puso, ibang motivation. Ang motivation, gusto lang maging sikat at magaling, hindi para makilala ang Panginoon. Para mas daigong yung pastor sa kabilang simbahan. Para mas daigong iba pang mga nagtuturo. Ako santuhin. Ay hindi po, walang Holy Spirit yung kayabangan. Amen? Wala pong pagkilos ng Holy Spirit. Alam niyo pong pagkilos ng Holy Spirit sa ganong klaseng pastor? Kinukonvict na magsisi sa kanyang kayabangan at kapalaluan. You got that? Kasi nandiyan din sa scripture. So the teaching sa mga katuroan po ng Panginoon, ang sentrong tema ay ang paghahari ng Diyos. At kung ano yung paghahari ng Diyos. Okay? Pakita natin mga ilang teachings, ha? We'll go through some scriptures here. Sa Mateo 5:43-44, kakaiba ito eh. Meron pong mga nagtuturo or guro or pastor na tinawag ang kaharian ng Diyos, the upside down kingdom. Kasi kakaiba itong paghahari ng Diyos sa pananaw ng mga hari, pamunuan at pamumuhay ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Makikita po natin. Narinig nyo na sinasabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Now, ito po ay may reference in the Old Testament.
Meron pong reference ito. Ito po'y mga nasa aklat ng Leviticus, kung saan po ang sinasabi doon ay mahalin mo yung iyong kapitbahay. In particular, yung Hudyo, mahalin ang kapwa Hudyo. Sila yung magkakapitbahay eh. You got that? And even, meron pong sinabi sa lumang tipan na for an eye for an eye. So pag kinunang ka na mata, kunin mo rin yung mata ng isa. Right? Tooth for a tooth. So binungi ka, bungiin mo din. Are you hearing what I'm saying? Medyo maghiganti tayo. So merong provision there. But at the same time, meron din pong reference dito para sa mga hindi Hudyo, in particular like the Moabites or the Moabites na kung saan ang sabi po ni ng Panginoon through Moses na huwag mong papasukin ang mga yan sa kapulungan ng Panginoon, sa mga nagsasama-sama para magpuri, sumamba sa Panginoon. Dahil nung kayo'y lumabas ng Ehipto patungo sa lupang pangako, hindi man lang kayo sinalubong ng maayos ng may tinapay at inuming tubig. Kaya alam niyo po, ito pong mga talatang ito na katuruan ng Panginoon, tinumbok po ito sa parable of the Good Samaritan. Na kung saan po, ang tingin ng mga Hudyo sa Samaritan, kaaway. You got that? Kasi sila po yung mga hindi purong Hudyo. Hindi sila puro eh. May halo sila. So, sila po ay kinukonsider na mga rebelde. Kaaway ng Hudyo. Isang religious society or bansa. And so ano po nangyayari doon? Ang sabi ng Panginoon, ganyan noon. Pero ako'y narito upang bigyan kayo ng panibagong pag-iisip at pag-uugali. Dahil ako'y nagdadala ng panibagong kasunduan. Itong lumang kasunduan, luma, pinapalitan na ng bago. Ito ngayon ang kaisipan ng Diyos sa bagong kasunduan na aking itatatag. Ano yun? Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. Kaya ngayon, the parable of the Good Samaritan. Yung Samaritan pang umibig dun sa kaaway na Hudyo. Yung mga kapwa Hudyo, pinabayaan na lang mamatay yung kanilang kababayan. At ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang, nasaan siya? Pag-iisip ng langit. Mahalin ang kaaway. Huwag i-bash. Huwag i-post yung mga kahinaan. Kaya, again, can I be a little bit a political advisor? Pwede mo ba yan? Kasi mag-i-election na naman sa Philippines eh. Nakikita ko ang post ng ilang Kristiyano, iba member ko eh. May dilaw, may fink, may fula, may hasul. At hindi pa masama, wala namang masama sa iba't ibang kulay at ibang mga pagpipili. Ang masama, yung paninirang puri. Paninirang puri doon sa kandidato at yung mga sumusuporta sa kandidato. Yung pambabastos at panlalait. Yung po ang hindi dapat sa mga Kristiyano. Lahat po yung magsabi ng, yung, ganun lang. Huwag na tayong sumali doon sa ganung klaseng kapamaraanan. Hindi maganda yun eh. Hindi yun reflective of kingdom mentality and thinking. Are you with me? Kasi tignan nyo, pag political season, ang mga magkakapatiran sa church, nag-aaway na. Ang mga kamag-anak, nag-aaway na. Very divisive. At hindi very respectful. Parang pilitan lahat eh. Parang babariling kita pag hindi mo binoto si Fink, si Blue, si Red. No? Talagang pilitan eh. Awayan eh. Okay? Tapos minsan naglalabas pa ng mga postings ng fake news. Alam mo naman ating fake. Gusto lang paniwalaan at gustong i-promote kasi yun yung ating kandidatong sinusuportahan o yung kandidatong ayaw nating suportahan at ayaw nating manalo, titirahin natin. Huwag ganun po. Kristiyano tayo eh. Eh hindi ako Kristiyano. Eh bahala ka sa buhay mo. Hindi ka Kristiyano. Di mamuhay ka ng ganyan. Pero kung Kristiyano tayo, tingnan po nyo, ipanalangin. Are you with me? Pagpalain, ipanalangin. At ano daw tayo, magiging tayong tunay na mga anak ng nasa langit. Anong tawag sa tunay? Eh, meron palang fake na anak. Nag-aanak-anakan. Hello? Bakit?
Eh kasi nagpapanggap na anak, eh ang ugali naman ay hindi anak. Born again ako. Eh ito raw po ang tunay na anak ng inyong mga amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya, pinapasikat ang araw. Imagine kung ang kapitbahay niyo masama, tapos ikaw lang ang born again. Kung ang Diyos kagaya ng tao, ha? Walang araw yung kapitbahay mo, tayo meron. Paiba-iba yung araw kung saan naka-expose. Are you with me? Tapos kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw lang yung mabait at masunurin, ikaw lang ang may aurora borealis. Kahit nakatira ka pa sa aurora, kung Satanas ka, hindi ka papakitaan ng aurora borealis. Amen? Alam niyo po ako, lumaki ako sa malapit sa aurora. Hanggat dito ba naman may aurora pa sa kanto namin? Sa kanto ng River Bend, aurora yan eh. Talaga, hinahabon ako ng aurora. Hindi ko nga alam ibig sabihin ng aurora nung ulang panahon eh. Alam ko lang may JD Transit sa aurora. Maraming lumber at maraming restaurant ng Chinese. Diba? Yung mga taga-Cubao dyan, aurora yan, Boulevard. So imagine, meron pong aurora sighting, tapos ikaw kasi hindi ka anak ng Diyos, hindi ka Christian, wala kang makitang aurora. Nando ka na sa kanto ng aurora at magpilis, wala pa rin. See, ang Panginoon di ganun eh. Ano sabi dito, pinapasikat ng araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang mga hindi matutuwid. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? So tingnan po natin ito ha. Kristiyano tayo, and tanong ko, ito ba'y pinamumuhay nating tunay at talaga namang ganap? At ito ba'y regular? Hindi yung, oh, inaway ako ni ganito, inabot ako ng 5 taon bago nagpatawad. So mayroon na naman pong kasunod yan. Ang Panginoon, pahihintulutang talagang ikasama mo ng loob. Honestly. Kahit lumipat ka man ng trabaho, pagkita mo, parang andun pa rin yung katrabaho mo, iba na trabaho mo. Ganun pa rin yung ugali, ganun pa rin yung boss mo, parehas lang. Eh kasi nga, hindi ka pa gumagraduate, hindi ka pa lumalago, kaya pinahihintulutan pa ng Panginoon yung mga ganun. And you know what? Hindi ibig sabihin, 10 taon ka ng Kristiyano, kung mamuhay kay tunay kang anak na ng Diyos. It's a choice to grow, to have a lifestyle of repentance. Eh kung hindi nga tayo nagbabasa ng Biblia, hindi nyo ito maalalaman. Hindi natin ito matututunan. At may gantimpala ito. Itong kagandahan na ito eh. May gantimpala ito eh. Alam nyo, isa sa mga gantimpala nasa Old Testament nga, sa Aklat ng Kawikaan. Kung ang kapamaraanan ng isang tao ay kinalulugdan ng Diyos, pati kaaway niya ay gagawing kaibigan ng Diyos. Englishing ko, gusto nyo, para mas maintindihan ninyo. If a man's ways pleases the Lord, God will even make his enemies his friends. Imagine your life. Imagine you, ha? Yeah, you, me. Wala kang kaaway. Ang sarap naman ng buhay na yun. Nang walang kaaway. Sino po dito ang gustong buhay na walang kaaway? Taas ang kamay. Sino po ang gustong buhay na may kaaway? Sige, maging matigas ang bungo mo. Hindi ka magpatawad. Magsisimangot ka. Sige, maraming kaaway dyan. Kahit di ka na lumabas ng bahay, sa loob pa lang, marami ka ng kaaway. But here, sabi dito, ito isa sa mga gantimpala oh, na matatanggap mo. And of course, yung pleasure ng Diyos, yung favor ng Diyos, biyaya po ito kasi mahirap itong gawin eh. But because we have a relationship with God, tatanggapin natin ito, hihingi tayo ng tulong. Lord, tulungan mo akong mapagpala ang aking kaaway, may panalangin ang aking kaaway, you know, maging mabuti sa aking kaaway. Ito po yun eh, ito yung ating reference eh. Amen? Kasi ganyan din yung tatay natin. At kung hindi tayo kagaya ng ating tatay, ay parang hindi ka tunay na anak. Amen? Next. Sabi dito, hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis na itinuturing na masasama? Ano yun? Yung mahalin yung nagmamahal sa kanila. Hindi mo naman kailangan si Lord mahalin yung nagmamahal sa iyo. Sisiw yun. Madali yun. Pagpasok mo, puro mababait. Ay, nako, ang sarap pumasok. Sisiw eh. Eh kung pagpasok mo sa trabaho, puro bully. Puro matitigas ang ulo, puro mga pasaway. Eh, saan ka yayaman sa biyaya ng Diyos? Hindi sa ganung klaseng oportunidad,
Kasi doon ka iiyak sa Lord, Lord, hindi ko na po kaya. Pero alam ko, kalooban niyo, dito ako magtrabaho, dito ako mag-church, dito ang aking tahan, ang aking komunidad. Pero Lord, sa tulong mo, magiging mabuti akong kapitbahay, katrabaho, ipagpapalain ko sila, ipapanalain ko sila, magiging mabuti ako sa kanila. E di, hindi ba, pag nananalangin ka, ang biyaya ay dumadaloy. E kung puro mababait na lang, puro smooth sailing yan, e di sisiw na, ba't mo kailangan pa si Lord? Eh kahit nga itong maniningil ng buwis, mga makasalanan, hindi nga yan ginagawa na ipanalangin ng iba, maging mabait sa mga kaaway, dahil sila, magagawa rin nila yan sa mga nagmamahal sa kanila. Pagdating na sa mga kaaway, hindi na nila kaya. So kung tayo mga Kristiyano, tinatawag natin natin sariling anak ng Diyos, hanggang dito lang tayo, may problema. Kailangan nating magbago. Kailangan nating pabago. Yun. Yun yung lifestyle of repentance. Pagbabago ng ugali, pagbabago ng kaisipan. Hindi nung ibang tao, ha? Alam nyo, kadalasan pag nag-pray tayo, Lord, baguhin mo nga itong mister ko. Mas madalas ang babae manalangin ng ganyan. Amen? Kasi mas maraming pasaway na lalaki. Okay? O yan, ha? Ako na, sinasama ko na sarili ko dyan. Panginoon, baguhin niyo, mister ko. Panginoon, baguhin niyo po si kumare. Kakaparin mo ng gano'n. Anong sasabihin sa'yo ng Lord? Ikaw muna. Lord, ikaw ba talaga yan? Baka diablo yan. Ikaw muna, anak. Hindi, diablo to sa pangalan ni Jesus. Hindi yan, Panginoon. Ang kailangan magbago, mister ko, tsaka mga kumare ko, kumpare ko. Ang bulong ng Holy Spirit. Ikaw muna. Amen? Totoo eh. Kasi tingnan mo rito, sino bang pinababago dito? Tanong ko sa inyo. Yung iba o ikaw na nagbabasa? Amen? Kasi ang hilig natin magturo, ang hilig natin, ikaw muna magbago eh. No? Tayo yan eh. At kung binabati lang ninyo ay ang mga kaibigan ninyo, anong ginawa nyo na nakakahigit sa iba? See, tingnan mo, pag may umalis ng church, kunyari, umalis ng church, nagalit kay pastor, hindi nagustuhan yung preaching, ano? Ayaw nito eh. Word of God to, ayaw. So pag nakita ko yan sa Polo Park, nakita nyo, ang bilis kumaliwa niyan, doon napupunta yan sa kabilang daan. Iiwas na yan kay pastor. Eh si pastor, malaki mata. Kita ko agad yan. Kahit patagilin, kita ko. Uy, ayun yung ating member, oh, na hindi na nag-church. Ah, pupuntahan ko po yung pupunta. Uy, kamusta na, Brad? Kamusta na, sis? Eh, kasi sabi ng Panginoon, mamansin eh. Amen? Naalala ko nung bago ako dito, may nagkwento sa akin yung mga pioneers. Alam mo, pastor, may mga pastor dito, pag iniwanan mo na ang church na, hindi ka napapansinin. Eh, baliktad rin natin. Pag kayo umalis dito, papansinin ko pa kayo. Tama ba yun? Uy, maganda yun, pastor. Eh, kaso sila pa rin yung umiiwas kasi talaga may dala, may karga. Yun, si pastor yun. Buti ngayon, may mask na. Eh, kaso na, alam ko na itsura kahit may mask. Kabisado ko na. Yan ang pastor. Kabisado kayo kahit may mask. Amen? Kahit mag-mask ka pa, pati mata mo, takpan mo, kilala na kita. Makikita at makikita kita. Hahabulin kita. Papansinin kita. Bakit ka ba namamansin? Eh, sabi ni Jesus eh. Amen po ba? Biblical, no? Ha? Oh, see? Ayan yung mga katuruan ni Lord. Iba eh. Iba sa kaisipan ng tao, ng mundo. Kaya dapat kayo maging ganap tulad ng inyong ama o nasa langit na naman, di ba? Belief number two. Kaisipan ng langit, paghahari ng langit. Another teaching, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala. Now, during the time of Jesus, yung piety, yung devotion sa Diyos o yung devotion sa relihiyon ay pinapakita for the reason na gusto nilang makilalang sila ay maka-Diyos at ma-experience nila yung kasikatan noon at yung promotion na maaring kasama noon. Kasi ito po yung parang tinatawag na religious society eh. Alam niyo yung sa panahon natin, yung Sharia law, gusto po ng ilang mga Muslim na ang kanilang bansa ay under Sharia law. Under yung anuman yung law ng mga Muslim, lahat yun i-implement dun sa bansang yun. Now, at this time po, ang Israel was
was a nation that is religious. Parang Sharia law. So talagang ang lahat ng sistema nila ay gumagalaw at nagpapailalim sa reliyosong pananaw at panukala. Of course, in particular, to the law of Moses dapat. The law and the prophets, which is the Old Testament. Kaya lang, dumating na po sa punto na ang relasyon sa Diyos, hindi na po yun ang pinaka-focus. Ang pinaka-focus na lamang po ay yung magkaroon po ng promotion, approval, dahil reliyoso ka. Kaya lahat po halos ng mga kanilang pagiging maka-Diyos ay ipinapakita. Ayan sabi ng Panginoon, huwag daw. Sa pagkunya ng ginagawa niya, wala kayong matatanggap na gantimpala. Patuloy natin, mula sa inyong amang, nasa langit na naman. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao or hypocrites. Ano po yung word na hypocrisy or hypocrites, yung actor? Hindi siya talaga yun. Nag-a-act lang siya. So sila nag-a-act na mabuti. Nag-a-act na nananalangin sa Diyos. Nag-a-acto na sila'y nag-aayuno dahil gusto nilang marinig ang tinig ng Diyos at sumunod sa Kanya. At talaga nagsisisi sila. So it's all an act. An act that are looking for the rewards of public approval. Uy, maka-Diyos pala ito. Nagbibigay, nananalangin, nag-aayuno. O sige, promote natin siya. Maging isa sa mga Fariseo, isa sa mga talagang mga rabbi, mga tagapag... You got this? And the more you go up, the more you become famous. And all the perks. Sige, rabbi ka eh. Fariseo ka, Saduceo ka. Pag may handaan, doon ka sa presidential table. Doble alak mo, doble lechon manok. Tsaka fried rice dyan eh. Sa may medyo bandang-bandang baba, steam rice lang. Wings lang yan. Tig-tig-lilima. You got that? So talagang andun yung prominence, andun din yung perks, andun yung promotion. Ito yun eh. Ito yung konteksto nung sinasabi ng Panginoon dito eh. So ang sabi ng Panginoon, huwag niyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng makipakitang tao roon sa mga sambahan pa. At sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila yung kanilang gantimpala, ano yung papuri ng tao. Kasi yun ang hinahanap nila eh. Sa halip kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyo itong ipaalam kahit sa pinakamatalik ninyong kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. Bakit? At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. See? Kasi ang motivation mo, ang kasiyahan ng Diyos. At ang reward mo ay yung kasiyahan na mismo ng Diyos. And God will be good enough to bless you kung saan ka dapat pagpalain ng Diyos. One of which is publicly. Without wanting to be known, the more you become known as a truly godly person. You got this teaching to, ha? Itong mga teachings ni Jesus. Eh ngayon, dapat applicable ito eh. Kasi pag may nagawa mabuti, post agad eh. YouTube agad. Naku, ang daming likes, ang daming views. In fact, may gumagawa nun for the sake of views. Sila, gawin nila yun, pero tayo hindi. Amen? Ano ibig sabihin nito? Hindi mo na ba pwedeng i-share sa iba? It's all about motivation. There's nothing wrong with sharing to help others, you know, be inspired na mas maganda magbigay kaysa yung tumatanggap. It's all about the motivation. Tulad yung pananalangin in public. Kasi minsan, literal talaga yung iba, no? Sabi ng mga ibang mga religyosong tao, lalo sa Pilipinas, pilosopohan eh. Huwag daw mag-pray publicly. Hindi ibig sabihin huwag mag-pray publicly, na bawal mag-pray publicly dito sa harap ng maraming tao o sa kalsada. Walang mali doon. Ang mali, ano ba yung motive? Kasi pwede ka nagpe-pray ng nakatago, pero salbahin naman yung motive mo. Lord, tamaan ng kidlat si Diego. Walang nguyayang Diego na yan. Di ba? Di, nasa secret ka, nakatago ka, pero ang panalangin mo masama. Hindi kalooban ng Panginoon. Na kahit kaaway yan, ano sabi ng Panginoon? Pagpalain mo. I-bless mo. Sa prayer, Lord, baguhin mong buhay niya. Lord, ayusin mo yung marriage nila. Lord, huwag mapariwara yung mga anak niya. Sana makakilala sa Lord yung mga anak niya. You got that? So wala po sa lugar at dami ng taong ikay nananalangin. Nasa motivation. Saka talagang pag nag-ayuno daw, wag, you know, wag mo ipakitang nag-aayuno ka ng mahabang araw na. Talagang maligo ka.
Ayusin mo yung itsura mo. Kasi iba talagang pinapakita rito, talagang gulagulalit na itsura. Lahating araw pa lang, mukhang 40 days na. No? Nangangalumata na agad. Kasi gustong makitang, wow, nagfa-fasting. Wow, ang galing. O kaya minsan magsasabi ka pa, oh, bakit parang may sakit ka? Hindi, wala akong sakit. Eh, bakit ganyan itsura mo? Nagfa-fasting kasi ako. Eh, gano'ng katagal na? Mga ano na nga, 20 days na. Wow, ang galing! Super spiritual si Brad. Naku, crush na yan sa church. Kung yan ay young person, naku, marami nang may crush dyan. Diba? Para-paraan lang yan eh. Lalo sa church context, ano? Bakit ba tuwing manliligaw ako, puro brother lang, kuya lang? Paano ba ako magkakaroon ng talaga namang love kami? Ayun, pakita mo nagpa-fasting ka, baka, oh, ang galing naman ni kuya, talagang man of God. Naku, ang dami. Ay, si kuya, nagpa-fasting. Ingat that? Kasi ang mali ang motivation. Eh kung talaga naman 20 days ka na, mukha talagang hirap na hirap ka na, naligo ka na, nagpabango ka na, nag-deodorant ka, eh, talagang pumayat ka. Wala ka na talaga magagawa, mapapansin ka. Alam naman sabihin mong, uy, Brad, ba't pumayat ka? Alam naman, i-deny mo, hindi ako nagpa-fasting. Hindi, lying naman yun. Ba't pumayat ka? May sakit ka ba? Ha? Baka may COVID ka, pa-text ka, pa-text ka. Pa-test ka, pa-check ka. Huwag ka mag-charge. Oh. Eh, sabihin mo na, Brad, wag mo ko isumbong, Brad. Huwag mo, hindi ako papa-quarantine. Bakit? Bakit ka ganyan? Hindi, nag-fasting lang ako. Tsaka sa atin lang to. Okay. Talagang ayaw mo may paalam. So, wag nating itong pilosopohin, ha? Ang Biblia. Malinaw dapat ito. Ang ibig sabihin po nito, ang Lord talaga ang motivation mo. Siya talaga ang gusto mong mabigyan ng kasiyahan. And in fact, bago tayo gumawa ng matino at mabuti, alam naman natin, biyaya ito, hindi naman tayo natural na ganito. You got this? Alam natin ito eh. And so we know that, Lord, ikaw lang to, kaya I'm doing things in secret. Ikaw nakapagbago ng buhay ko. Now, meron din po mga talinhaga ang Panginoon or tinatawag na parables. Okay? Puntahan naman natin, ikinuwento pa sa kanila ni Jesus ang paghahalintulad na ito. Pag sinabing parables, stories that illustrates, ini-illustrate yung truth. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ito ang pinakamaliit sa lahat ng buto sa garden plants. Hindi naman, not necessarily talaga siya yung pinakamaliit. But the essence here is the significant contrast dun sa size ng buto o butil dun sa laki na naging plant siya na parang puno. Okay? Ang mustasa po, halaman to eh. Halaman na gulay. Kung mahilig kayo sa gulay, alam niyo po yan. Ngunit kapag tumubo at lumaki na, nagiging mas mataas ito kaysa sa ibang mga halamang gulay na parang punong kahoy. See, hindi siya talaga puno. Pero tumalaki siya ng mga 12 to 15 feet. So parang puno. Right? Pero hindi siya puno eh. Halaman siya na gulay eh. Ang pinupugaran ng mga ibon ng mga sanga ito, sabi dito, ang kaharian ng langit kagaya nito. Ibig sabihin po, ang paghahari ng Diyos, pag pinaintulutan natin sa buhay natin, it might start insignificant, impractical, and small, pero eventually po lalaki yan. Ang isang maliit na grupo ng mga sumasamba sa Diyos, nananampalataya sa Panginoong Yesus, sumusunod sa kanyang salita, baring maliit yan sa umpisa, pero lalaki po yan at maraming mga tao maapektuhan ng kanilang pagsunod sa Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. At bakit po ito binanggit ng Panginoon? Kasi during the time of Jesus, gusto po ng lahat, malaki agad to begin with. Sikat agad, dakila agad, kakaumpisa pa lang. Are you with me? Unang pasok pa lang sa entablado, gusto na agad, talagang pinipilaan ng maraming tao. Concert agad, talagang 1,000,000 na nga attend. Michael Jackson ng ere. Matindi. Or para bagang ang kaisipan din ng mga tao sa mundo noong panahon ni Jesus, kung yan ay talagang galing sa Diyos, dakila agad, magaling agad. Sikat agad. Minamadali nila lahat. Wala silang pasensya dun sa pamamaraanan ng Diyos. Hindi po ang Diyos. Ang Diyos po walang shortcut. Hindi nagmamadali ang Diyos. Amen? Gusto niyo malaman ang kwentong ganito? Ganere? O yan. Batangas yan. Ha? Yung kwentong ganere. O tignan niyo, si Jose, si Joseph, inabot ng 13 years bago yung kanyang pangitain naging totoo.
Si Moises, inabot ng 40 years bago yung kanyang nararamdaman tawag ng Diyos ay nagkatotoo. Ginawa niya sa una, sa kapamaraanan niya, edi na-excel siya. Si Jesus, 30 years, silent years, pagpapasakop lamang sa magulang ang kanya naging buhay. And yet, the greatest ministry of all, 3.5 years lang nangyari. Kasi ang Panginoon, hindi ho nagmamadali yan. At ang simula ng paghahari ng Diyos, impractical, illogical, and parang insignificant sa umpisa. And yet, makikita mo ang impact nito, hindi lamang sa buhay, kundi in the life to come. At maraming tao, yan, no, sa kanyang sanga, ay maraming ibon ang mamumugad. Ibig sabihin, maraming may impluensyahan in the right way. Bakit? Yung success niya, nakapundasyon sa karakter, integridad. Another parable. Sinabi ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nang mahukay ito ng isang tao, itinago niya itong muli. At sa tuwa niya, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili niya ang bukid na iyon. Ang kaharian ng Diyos ay katulad din ito. Ano ibig sabihin po nito? Ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ni Jesus, ay para po isang kayamanan. During that time, to be religious, rigid, legalistic, ayaw ng tao. Hindi kayamanan ang metaphor. Ang picture na nakikita nila, itong mga rigid, mayayabang, at mga elitistang mga Fariseo, Saduceo, religious leaders, mga pare at saserdote, yun ang nakikita nila. And so, ayaw nila, nireject nila yun. Kaya nung dumating si Jesus, oh my goodness, the jewel, the treasure, the king of heaven, bumaba sa lupa, ano po nangyari? Pati mga nanay ni may mga bata gustong lumapit sa kanya. You got that? Ano po ang pagpapaliwanag ng Panginoon patungkol sa paghahari niya? It's like a treasure. Hidden in the field. Ano big ibig sabihin ng hidden? Hindi mo basta-basta na lang pwedeng kunin. Alam niyo po, ang mga mamahaling bagay sa Marshalls, may kandado. Nakita niyo, sa Walmart, may kandado. Pero yung mga relus na tigpa $5, nakasalampak dyan, no? Nahuhulog, natatapak-tapakan. Are you with me? Pero kung Rolex yan, o kaya mamahaling mga relos, nakikita po ba ninyo? May security guard pa. Ano niyo po ba ang kayamanan na dala ng Diyos at paghahari ng Diyos? Hindi basta-basta. Hindi po to ordinaryo. This is only for serious seekers. Yung talagang gusto nila to. At pag gusto mo talaga ito, dumating sa pananaw mo, na gusto mo na ito at wala nang ibang maiko-compare sa paghahari ng Diyos, let me tell you, mahahanap mo yan. At pag nahanap mo yan, ang ibig sabihin po ng talinhagang ito o kwentong ito is that sa sobrang saya mo, dahil ito yung pinakahinahanap-hanap ng kaluluwa at puso mo, ano pong gagawin natin? Ibibigay natin ang lahat, makamtan lamang ang Panginoong Jesus. And that's why may mga story na born again, iniwan yung kanilang pagiging ganito, pagiging ganyan, binenta ang lahat. Why? Kasi na-experience talaga nila ang kasiyahan at kayamanan ng paghahari ni Jesus. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Di ba't ginawa rin to ni Moises? Ang sabi ng Biblia sa Hebreo 11, iniwan niya yung mga panandali ang kaaliwan ng mundo para makuha ang kaluwalhatian ni Kristo. Iniwan niya yung pagiging prinsipe ng Ehipto, ang kaluwalhatian ng royal family. Iniwan niya yon. What? For what? Even sufferings of Christ. Iniwan niya. Ang tanong, natikman mo na ba ang kayamanan ng paghahari ng Diyos? Kasi pag natikman mo na to, iiwan mo lahat. Kung hindi pa, magtanong ka, Lord, hindi ko pa ata ito, hindi ko pa ata talaga ikaw natitikman. Hindi ko pa ata ako nagpapailalam sa iyo bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Kasi may mga bisyo pa ako eh. May mga idols pa ako eh. Lord, pero wala akong satisfaction. Pwede pa kitang makilala? Pwede pa kitang maging Panginoon? Pwede pa akong maging malapit sa iyo? At maranasan ko ito, tulungan mo ako, Lord. Because this is how addictions are broken. Let me tell you, that is how it was broken in my life. Nang matikman ko ang paghahari ng Panginoong Jesus. And anybody else for that matter. Of course, thank God sa lahat ng mga proseso para matulungan ang isang nag-i-struggle.
But let me tell you, ipag-pray nyo, makilala lamang ng kapatid mong yan, ng asawang mong yan, ng tsohin mong yan, ng kababata mong yan, ng katrabaho mong yan, na nag-i-struggle for whatever struggles of habits and addictions. Let me tell you, the power of God will deliver that person and that person will give up everything para kay Kristo. Palakpakan natin ng Panginoon. And I will wrap this up. Number two, ano yung gustong gawin ng Panginoon na gawin natin patungkol sa kanyang kaharian? Inuutusan niya tayong pagsumikapang magpailalim muna sa paghahari ng Diyos. Sa English po, to seek God's kingdom above all else. First. Dapat nauuna. Sabi dito, kaya huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susutin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalaga ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit, alam niyo ang inyong amang nasa langit na kailangan ninyo, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang muna sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So, hindi ibig sabihin hindi na tayo maghahanap ng trabaho. Hindi ibig sabihin hindi tayo maghahanap ng ipapakain sa pamilya natin. Hindi ibig sabihin na hindi tayo maghahanap ng pwedeng pambayad ng upa. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po nito, unahin mo muna yung paghahari ng Diyos sa buhay mo. Yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po yung Our Father, yung bigay mo sa amin ng aming kakanin sa araw-araw, nasaan yun? Nandun pa sa may bandang gitna yun. Ano uunahin muna natin? Yung purihin ng Diyos, luwalhatiin ng Diyos, ang paghahari mo ay maghahari sa amin at ang kalooban mo ay mangyari sa lupa gaya na nangyayari sa langit. Si inuuna yun eh. Priority yun. Sa araw-araw ng ating buhay, Lord, ano bang gusto mong gawin ko ngayong umagang ito? Lord, paano ba ako maglilingkod sa iyo sa aking trabaho? All of those things. At ang sabi rin po sa Kawikan 3:5-6, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Unahin. That's all. At sa paghahanap mo ng trabaho, igaguide ka ng Lord sa tamang trabaho. Igaguide ka ng Lord at bibigyan ng pabor sa interview. You got this? Bibigyan ka niya ng kapayapaan, parang kahit na hindi ata itong magandang trabaho for me, pero mukhang ito atang gusto ng Diyos para sa akin. And what happens is that, inuna mo kasi siya eh. Pinasakop mo muna sa kanya eh. Lord, ikaw masunod dito. And in the process, natuwa ang Diyos, ginaid ka. Dinagdag niya yung kanyang mga biyaya at pagpapala sa buhay mo. Ano sabi nun? Pag inuuna natin ang paghahari ng Diyos, idadagdag niya lahat ng ating mga pangangailangan ito. Kaya unahin mo muna yung kabayo, huwag mong pahatak yung karwahe sa karwahe din. Yung karwahe nasa likod, hatakin ang kabayo. Unahin mo ang Panginoon, kilalanin mo ang Panginoon, magpailalim ka sa Panginoon, magpagabay ka sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon yung direksyon at desisyon. Bukal sa kalooban. And when God sees that kind of a heart, you know what's gonna happen? Ayan ang sabi niya, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. At sa paghahanap natin ng kaharian ng Diyos, ng kalooban ng Diyos, ng kanyang kaluwalhatian, let me tell you, daladala niya ang mga dami-daming karwahe ng pagpapala. Amen? Na walang pagkabalisa. Walang kabalisahan. May peace. You got that? Relax. Sa ating pong pagtatapos, tayo po yung mangungumunyon. Let me tell you, sa aking pagtatapos, ano, nung tayo po yung mga bata, gusto nating mga bida lahat. Ano? Alam niyo yung play pretend? Nung panahon namin, lahat gusto maging Rocky Balboa. Lahat gusto maging Lone Ranger. Ayaw si Tonto. Lahat gusto Batman, hindi si Robin. Lahat gusto si Superman, hindi si Joker. Right? Kahit na may Joker. Palatawa, nagpapatawa. Ngayon, sa ating kapanahunan, lahat wants to be the strongest Avenger. Pero alam niyo po ba ang Panginoon, naging kagaya natin. Ang inisip niya at pinili niya, maging kagaya ng alipin, maging kagaya ng mga lingkod. At hindi lamang na naging kagaya niya tayo, naging tao rin siya, kundi siya po ay naging kasalanan kahit wala siyang kasalanan. Ano po ibig sabihin nun? It's a theological statement. Ibig sabihin, binayaran niya yung kasalanan natin kahit wala siyang kasalanan. Siya yung napako sa krus. And as we about to partake the symbols of the body and the blood of Jesus Christ. Sorry, I have to get this.
Nawa ay magpailalim tayo sa Kanya at maging kagaya din niya. Kasi ang mga katuruan po ni Kristo sa Bagong Tipan, in particular, sa apat na Gospels, yung kanyang buhay at katuruan, pinakita po yun para piliin natin maging kagaya niya. Na ako'y naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang aking buhay na alay. You got this? So, pinili niyang maging kagaya mo. Maging kagaya ko. Pinili niyang maging kasalanan dahil mahal tayo ng Panginoon. Naging kasalanan siya, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon may kaligtasan na tayo. Ito yung simbolo at ating sineselebrate ngayong communion. Ito yun. Ang tanong, ligtas ka na nga, di ba? May kasiguruhan ka na ng buhay na walang hanggan, alam mo na ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanong, gusto mo bang maging kagaya naman niya? Willing ka bang magpabago sa Kanya? Willing ka bang magpailalim sa Kanya? Communion is twofold. Number one, alam niyo yung word na Eucharist, di ba? Sa Katoliko, Eucharistic. Alam niyo ba yun? Greek yun eh. It means Thanksgiving. Eparistyo, yun ang Greek ng Thanksgiving, pagpapasalamat. Pero hindi lamang ito yung pagpapasalamat. It is also, ito po yung pagsunod. Hanggang sa pagdating ng Panginoon, nagpapasalamat ako sa ginawa niya sa akin at sa biyaya naman niya, gusto kong maging kagaya niya. Gusto kong bigyan ko siya ng kalugdan at kasiyahan. Amen? Hindi na ako magre-rebelde. Hindi na ako magiging pasaway, matigas ang ulo. Hindi na ako magiging reklamador. Hindi na ako magdadahilan. Kung ano na lang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, kasiyahan ko to, kayamanan ko to. Ito ang gusto ko. Ito ang magiging buhay ko ngayon. Kaya nga yung pagkain at pag-inom, parang yung sustansya yan eh. Right? Kumain, uminom. Nag-almusal kayo this morning, di ba? Lumakas kayo. Mamaya, kakain kayo pananghalian, medyo lalakas tayo, magkakaroon tayo ng sustansya para sa maghapon hanggang gabi. Di po ba? Sa atin po, spiritually speaking, sa pagkain at pag-inom ng komunyon, sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang aking sustansya. Ikaw ang aking hari, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang aking vitamina, spiritually speaking. Gusto kong mabuhay ng may pagsunod sa iyo. At bigyan ka ng kasiyahan. Amen? Ito po ba ang gusto nyo ngayon, ha? Gusto nyo siyang lalong makilala? Gusto nyo lalong siya ay maghari sa buhay natin at maging kagaya tayo niya kung paanong itinuro at pinakita niya sa kanyang salita. So tayo pong lahat ay tumayo. Okay? At ako'y mananalangin. Sabi mo sa katabi mo, pwede pa tayong bumait at maging kagaya ni Jesus. Pwede pa tayong maging masiyahin talaga, magalakin, kagaya po nung talinhaga na ipinakita na talagang natuwa, no? At ibinenta ang lahat. Pwede po ito eh. Ang tanong, gusto mo ba ang paghahari ng langit? Because the kingdom of heaven is like this. May joy, may peace, and righteousness, ang sabi ng Biblia. And we're making that decision this morning. Lord, you are my King. Hindi lang 2 years ago, hindi lang 5 years ago, araw-araw ng aking buhay, maghari ka. Amen? Panginoon, maraming salamat na ikaw ang hari, naging alipin, naging parang kriminal na naipako sa krus para sa aming mga makasalanan. Kami nagpapasalamat sa dakilang pag-ibig mo at naging sakripisyo ng buhay mo. Salamat, niligtas mo kami sa kasalanan at kapahamakang dulot nito. At sa oras na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik, humihingi kami ng biyayang mamuhay ng may pagbabagong buhay, mamuhay na maging kagaya mo, na pinaghaharian mo, at magbigay kasiyahan sa Diyos at magluwalhati sa iyo sa aming buhay. Pagpalain mo yung aming panalangin sa aming pangungumunyon. Sa iyo po ang kaluwalhatian at kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Lahat po tayo kumain ng sabay-sabay. At lahat po tayo uminom ng sabay-sabay. Tayo magpasalamat sa Kanya. Tayo magpuri, magmahal sa Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa aming mga natutunan.
kalusugan ng aming kaluluwang dala. At nawa, Lord, ang bawat isa sa amin ay tunay na magpahari at magpasakop sa iyo. Maghari ka sa bawat isa, Panginoong Hesus. Tulungan mo kaming tunay na matikman at maranasan ang kayamanan at kasiyahan ng iyong paghahari. Kailangan namin ng biyaya mo, O Diyos, dahil sa aming sarili wala kaming kayang gawin. Ngunit sa tulong at biyaya mo, Lord, may enjoy namin ang paghahari mo at mamumuhay kami ng ayon sa kalooban mo. At bibigyan ka namin ng parangal at kaluwalhatian hanggang sa kahuli-hulihan ng aming hininga o hanggang sa iyong pagbabalik. Napakabuti mo, O Diyos, napakainam ang mabuhay ng kasama mo. Ito pong aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na natin magsabi ng Amen and Amen. God bless you! If you wish to connect with us online, here are social media accounts where you can follow us or watch live stream videos of our services. And here's our website where you can join a life group, give online, and watch past videos and many more. Again, my name is Jenny, and here's What's Up at IWC.